Hello, good afternoon. This is Yala Ruyu Vlog. So, hello guys. Good afternoon po sa lahat. So, isi-share ko lang po kung paano po ako nag-tourist based on my experience po at nag-tourist po ako sa Hong Kong. So, ito po yung mga dapat mong gawin. Okay, let's start. Number one po is passport. Bakit passport? Passport is yan ang pinaka-importante sa lahat pag once pupunta po kayo ng ibang bansa. Number 2, may round trip ticket po kayo. Kailangan po may round trip ticket kayo kasi po hanapan po kayo ng round trip ticket sa immigration. Okay? Number 3, show money. Bakit kailangan ng show money? Kasi pagdating nyo doon, for example, hindi po darating po yung tagapagsundo po sa inyo sa airport. So, may pera po kayo, diba? So, yun ay magagamit po po. So, kailangan talaga na may show money. May pera kang dala. Huwag naman yung sobra-sobra kasi bawal din yun. Number 4, kailangan may booking hotel po kayo. Bakit? Kailangan po yan. Isa yan sa mga requirements para makapunta ka sa ibang bansa na may booking hotel ka. Bakit required yon ng taga-immigration? Bakit hinahanapan kayo? Kasi, saan kayo matutulog pagdating doon sa ibang bansa? So, kailangan meron na kayong booking hotel. So, kasi na, sa part po kasi, may ate po ako sa Hong Kong, isang OFW. So, nagpadala po siya sa akin ng invitation letter na inimbitahan niyo po ako na papuntahin doon sa Hong Kong. So, yung supporting documents po sa invitation letter, yung passport niya, photocopy, yung kontrata niya, yung visa niya, at saka yung HKTID niya, photocopy. So, pinadala niya po yon sa akin dito sa Pilipinas through DHL po. So, yun ang bilikbit ko patungong airport. So, yun ang ahanapin sa'yo ng taga-immigration, tatanginin yan sa'yo. So, kailangan ipapakita mo. So, kailangan kompleto ka ng documents. So, pagdating ko po doon sa taga Davao po kasi ako. Connecting flight po kasi ako noon. Tapos, pagdating ko doon sa Manila, vacation doon na sa yung destination nyo, ganito, ganyan. So, kailangan talaga yun, required talaga yun na ipilapan yun. And then, pagkatapos yan, maglilinya na kayo doon. Kasi may mag-interview sa iyo na taga-immigration department. May department yan. Depende sa iyo kung saan ka. So, doon, nakapila na po ako. Pagdating ko doon, syempre, kabangkaba ako. Kasi mo first time kong nagbiyahe patungo sa ibang bansa. First time ko din sumakay ng aeroplano. So, I'm very, very, I don't know, kinakabahan, naiwan, na mixed, nakapila na po ako sa immigration. Ako na po yung susunod. So, sabi ng immigration officer, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko sa kanya, sa Hong Kong po, magta-tourist. Saan yung passport niya? So, binigay ko po yung passport. Sabi niya, may kakilala ka ba doon? Or sinong pupuntahan mo? So, sabi ko, may ate po kasi ako doon na isang OFW. Inimbitahan niya po ako na papuntahin doon kasi first gift niya sa akin. So yun, sabi niya sa akin sa isang officer, saan ka pupunta doon sa Hong Kong? Dapat alam niyo guys yung pupuntahan niyo. Dapat alam niyo yung mga tourist spot sa Hong Kong. Sabi ko sa kanya, pupunta po ako sa Ocean Park. Yun. Tapos sabi niya, meron ka bang documents dyan? Meron ka bang pera? Meron ka bang dalang pera? Sabi ko sa kanya, meron po. So, sabi ng officer sa akin, magkano? Sabi niya sa akin. Sabi ko, 20,000. So, yun, kamangkaba ako. Baka isip-isip to, baka 8-8-2. Airport to airport. Nag-pray lang talaga ako na walang komplikado, ganyan. Kasi, syempre, first time kong pumunta sa ibang bansa. Kaya yun, sabi niya, pwede ko ba mahingi yung booking hotel at saka yung round trip ticket mo at saka yung documents, sabi niya, sabi ng officer sa akin. Sabi ko naman, oh sige po sir, andito po. So yun,
kailangan yung documents mo, guys, dapat nakalagay sa isang envelope. Kasi pag once na hahanapan kayo ng opisa, baka lungkat-lungkat kayo dyan. Diyos ko, magkakaloka-loka kayo na maghahanap. Kailangan isang lagayan lang para pag hindi ng officer sa inyo, dire-diretso lang yung bigay. At saka huwag pahalatang kinakabahan ka. Dapat confident ka magsagot sa kanila. Tapos yun, binigay ko, tininay niya yung round trip ticket ko, yung booking hotel ko andon, yung invitation letter ng ate ko, yung mga supporting documents sa invitation ng ate ko andon lahat. So tininay. So yun, nagkatapos nun, sabi niya, happy trip daw sa biyahe ko. Kaya yun, sobrang saya ko, as in. So, sobrang daming tanong niya, at least thanks God. Yun, natapos rin. Kaya yun, pumunta na ako doon sa waiting area para sa aeroplano na naman na from Manila to Hong Kong. And then, pagdating ko po sa Hong Kong, sa airport, guys, kasi nga first time, ang ganda-ganda na airport ng Hong Kong, guys, kung alam niyo lang. Tapos yun, may mga Pinay naman na kasabayan ko rin. So, nagtatanong ako kasi nga first time, kasi paglapag mo pa lang sa aeroplano patungo dun sa immigration. So before ka makarating doon, sasakay ka pa ng train. So first time ko nga, isko syempre, nagtatanong ako, ayoko yung parang nagaano ba na alam pero hindi naman alam talaga. So yun, guys, nakisabay ako sa isang Pinay. So sabi niya, halika, at least man lang, diba, thanks God, may kasama ako doon na Pinay na tinuruan din ako. So yun, nakapila na ako doon sa Hong Kong Immigration ulit. So pag ano ko doon, ako na yung susunod, sabi ng Hong Kong Immigration Hong Kong Officer, sabi niya, where is your passport? And then pinakita ko. Tapos nun, tinatakan na. Pagkatapos, wala na. Tapos binigyan lang ako ng papel na yun ang ipapakita ko. Yun ang dadalhin ko kung saan man ako maggala dun sa Hong Kong. Ang papel na maliit na yun, automatic 14 days pala siya. Pero sa atin kasi, guys, sa Pilipinas, 7 days lang, diba? Kaya ang round trip ticket natin, 7 days. Kailangan makauwi ka na yun kung yung papalik mo sa Pilipinas is sakyan mo yun. Depende din sa iyo, pero kung gusto mo na hindi mo sakyan yon kasi gusto mo pang gumala, kasi susulitin mo pa yung mga araw araw na meron pa kasi nga 14 days. So, pwede naman, kaya lang bibili ka ulit ng ticket. Pero bawal po, guys, na ang ika 14 days mo saka ka pa mag-exit sa Hong Kong. Hindi pwede. Kailangan a day before nakalabas ka na ng Hong Kong, kasi bawal siya, kasi overstaying may penalty po, guys. So yun po, guys, kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo below. So masasagot ko po yan, base lang po sa aking vlog na ito na first time nag-tour sa Hong Kong. Okay, guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo at sana naintindihan nyo ang vlog ko ito. Thank you. Bye-bye.